Hindi, sa ano, rally. Tagig, and then, ano, asa Tagig, bago nag-radio show ako ng 11 to 12. Okay. Mm, kaya Hagardo Versosa na ako eh. Hindi naman. Mm-hmm. So, ano niya, ano ginawa sa nag-rally ko? Nag-rally ito, kasama ko si President Jigs Magpantay. Mm-hmm. Kasi, ano ngayon, kick-off ng National Crime Prevention Week. Ah, okay. Oo, kami, Citizens Crime Watch, since 1990s, mm-hmm. Buhay na itong organisasyon na to. Talagang anti-crime kami. At si President Jigs nang magpapaliwanag kung bakit kami nag-rally. Mm-hmm. Mm-hmm. Jigs, so, take President it away. So, President, bakit kayo nag-rally? De, kasi yung Bong Navarro case ba? Mm-hmm. Naipile na ng prosecutor sa Taguig RTC, pero hindi pa nila nirarapol. Ah, okay. There are some sort of delay. Dapat narapol na para malaman natin na umusod na yung kaso. Hello? Ano pong reason? Anong sinasabi nilang reason? Umapila raw sila, sabi nila. Oh, pero kahit meron silang apila sa Court of Appeals, may MR sila, hindi naman dapat maapektuhan yung schedule ng raffle. Mm-hmm. Hindi reason yun para defer yung raffle. Wala sa rules of court yun. So, ano yung nakikita yung reason behind? Ayoko magka-haka-haka. Kami lang, nakikiusap kami dun sa executive judge. Let justice take its course. 8 years na namin hinintay ito. Do we have to wait another 8 years? Huwag naman. Kasi nung na-charge sina Cedricly, sina Zimera, sina Denise Cornejo, ng serious illegal detention, ni MR din kami, pero ni Raffle, inaresto rin sila, di ba? Sumuko si Denise, na-aresto sina Cedric. Sumunod kami sa proseso, dapat sumunod din sila sa proseso. Ano nga yung MR? A motion for reconsideration. Ah, okay. But hindi, ano yun, hindi, it does not operate as a stay doon sa raffle. Kasi raffle, automatic yan eh, as a matter of course. Pag hinain niya ng piskalya, nilagay sa list of cases to be raffled, ira-raffle yan. So hopefully by tomorrow, sana. Ha, para naman equal justice under the law. Yung prosesong ginawa sa amin, gawin din kay Vong Navarro. Hindi naman pwede porket artista ka. Hindi na. Masusunod yung proseso. Eh, pag mahihirap na mga kababayan natin, mabilis eh. Napag-file, nawawaran. Bakit naman kay Vong anong tagal-tagal? Attorney, bailable mo ba yung case? Non-bailable. Hindi. Yung bailable kasi, let me explain. Misnomer kasi yung bailable and non-bailable. All cases are bailable. Kanya lang, pag capital offense, if it carries a penalty of either life imprisonment or reclusion perpetua, bail becomes a matter of discretion on the court. Pag lower than that, bail is a matter of right. Basta naghain ka ng piyansa, kailangan pakawalan ka. So pag na-raffle yun at meron akong korte yung hahawak, yung judge siya na mag-decide kung mag-bail or hindi? Oo, unang-una, i-decide muna ng judge whether there is probable cause to hold the accused for trial, and therefore, if there is probable cause, a warrant will be issued. Then, kung nakalagay ito sa warrant, no bail recommended. Ngayon, kung gusto mag-bail ni Ginoong Navarro, katulad ni na Denise Cornejo, di ba, no bail, ay ililitisin ang hukuman niyo kung dapat silang bigyan ng bail. Katulad kami, di ba, nabigyan ng bail si Denise. Dapat, ganun din ang proseso sa akin. Habang ililitis yun, nakakulong sila. Oo. Ganun talaga. Wala tayong magagawa ron. That is the law. Hindi ka naman pwedeng, porkit ikaw, si X44, si Mr. Suave, hindi na-applicable ang batas sa'yo. Pero, so posible siyang makulong? Posible. Depende sa mangyayari. But the first step is ma-raffle muna. What is stopping the raffle? Hindi ko nga maintindihan. Kaya nga kami nakikiusap ng maayos na huwag na sanang mahantong sa magkakaroon pa ng question yung justice system natin na hindi parehas. Ilang days or weeks na nadidelay yung pag-raffle? Na-file na last week eh. So dapat, ang raffle is every Tuesday and Thursday. Dapat yung nearest raffle day, kung kailang final, ma-raffle na. Ito, dumana isang linggo, walang raffle. So pwede bang mangyari, mas tumagal pa na walang raffle? Anong gagawin niya dapat yun? Hindi na dapat. Well, we will cross the bridge when we get there. Okay. Pero kaya nga kami, pumunta roon para magbigay pansin sa huwes na paki-raffle naman po, please. Para hindi na magkaroon ng question. At ano kung gusto na si Dennis? She is okay. Nung last kong kausap siya, may worship service siya, na sa Christian meditation siya out of town. But ayaw na niya magpa-interview, but she is ready, willing, and able to testify in court pagka kinakailangan na. Sapak siya.
Parang sinasabi raw, may pinapalabas yung kabilang camp na dalawang beses na raw sinabi ni Denise na she was not raped by Bong. Parang may ganun pinapalabas. Eh, di nila sa court, alam nyo, masama nga yung ginagawa nila eh. That is called sub judice. The case is already in court. Hindi mo dapat na pinag-uusapan yung merits ng case. Kami, hindi kami nakikipag-usap tungkol sa merits. Ang amin, procedure, dapat i-raffle. Hindi namin sinasabing guilty or not guilty si Mr. Navarro. Ang amin, litisin natin yan para malaman kung sino nagsasabi ng totoo, kung sino nagsisinungaling. Ayun. So, ano mo masasabi niyo, attorney, sa may mga, well, nung pumuntok ng balitang yan, yung mga ibang mga nag-react, patulad yung sa, I don't know, if you're aware of this, o kay Catalano, na parang may mga pinupost, kasi before may kinik-claim si Catalano. Oo, nakuusap ko rin personally si Kat at around the same time. Maraming naglabasan dyan. Okay. Ha, noon. Ha? Si Kat Alano is reluctant dahil nga, eh, nakikita niya noon na yung justice system ay mukhang because of the power of ABS-CBN, ha? No offense sa mga taga ABS-CBN dito, eh talagang anong nangyari yung biktima pa. Ang naging kontrabida eh, di ba? Alam na, witness naman kayong lahat kung paano siniraan yung pagkatao ni Ms. Denise Cornejo. Eh, sino namang maglalakas loob na ganon kung lahat ng mag-aakusa ng rape against Mr. Vong Navarro, regardless of his guilt or innocence, ay alipustahin ng ganon katulad ng ginawa nila kay Ms. Denise Cornejo? Talaga matatakot ka, di ba? Pero nagkausap niyo si Kat, was she contemplating na... Meron pa bang mga ibang magpapile or... Well, titignan natin si, ano, may action na gagawin si Ms. Kat Alano. Tumitsyempo lang siya, tinitingnan lang nga niya ang magiging resulta nitong kay Denise. Sa'yo din, attorney. Not necessarily, she may have her own lawyer, pero we will assist her in any way. Kaming Citizens Crime Watch, kami ni Mr. Magpantay ay tutulungan siya sa abot ng aming makakaya. Pero posible yung masyadong makuha siya as one of the witnesses? Everything is possible according to our talks with the Ms. Kat Alano. May next rally pa kayo o may iba pa kayong paraan para kalampagin na kumbaga i-rackle na nga after kumbaga yung rally? Every week ba may rally? Dapat bukas. Oh, meron sa Thursday. There is nothing stopping the raffle committee from including the rape case doon sa iraraffle bukas. Balikan ko na yung Denise. Anong reaction niya nung biglang-bigla na buhay? Nag-statement na ako dyan. She feels vindicated. Kasi nga, alam nyo naman, katulad ng sinasabi ko, ulitin ko, grabe ang paninirang puri na ginawa kay Ms. Denise Cornejo. Ha? Lahat na lang, pati may mga eksperto daw na gines sa ABS-CBN na sinungaling daw si Denise, kanyang pagkatao, pati yung mga ex-boyfriends niya, kinalkal. Ganun po katindi ha, ang pagpoprotekta kay Mr. Vong Navarro ng ABS-CBN. Ha? Na regardless again of his guilt or innocence, hindi dapat ganun. Ha? Kita mo, pati yung Gabriela, oh, ang tapang-tapang ng mga yun eh. Ha? Eh, kita yung tameme noong pagdating dyan. Oh, kasi kaya nga ngayon, I was challenging them kanina. Oh, Gabriela, patahimik kayo. Eh, ang court nila nag-find ng probable cause. Ha, natatakot ba kayo sa ABS-CBN? Problema kasi sa Gabriela, eh, K-pop group yan eh. K-pop pangit ng membro eh. Iba yan. Para mo malibel. Sige talaga, utable quote ka na to. Atoy. Oh, mga tao pala na ipili, totoo naman. Tignan nyo. Sige nga, oh, challenge. Pero attorney, kumusta na po si Denise? She's okay. She's in good spirits. She, sabi niya, she has placed her faith in the Lord and the Lord has delivered her and vindicated her. Di ba nakalagay naman yan sa, ano, sa Isaias? Ha? Ang lahat na, kung ikaw isang makatarungang tao, ha, ang lahat ng mga kumakalaban sa'yo ay mapapahiya at mamamatay. Hindi ako nagsabi niya, nasa Biblia yan. May time ba na sasama siya sa rally or hindi kailangan? Hindi na namin. She has been through enough. Kawawa naman siya. She's rebuilding her life ngayon lang na ayos yung buhay niya na dinurog ng ABS-CBN. Mag-artista pa ba siya? Parang ayaw na niya eh. I think she's happy where she is. Nakatapos siya ng mga kurso. She has placed her life in the service of the Lord. Attorney, ano yung posibilidad na iurong ni Denise yung kaso laban kay Bong? Well, I do not know. Pero as of now, based on my latest conversation with her over the phone, she's determined
to see this thing Fire. Through. Attorney, wala bang nag-reach out in behalf of sa kapit? Wala. And even if they reach out, what are they going to reach out for? Mababago ba nila yung nangyari? Hindi naman eh. Pero natagalan ano? Tagal. 8 years! Mm-hmm. 8 years kami hinintay bago maiipit pa sa raffle. Huwag naman, please naman. Huwag naman. So, tara tayo sa Mama Sapano. Kumusta naman yung Baguio Premier ng Mama Sapano?